Hello, what's up mga idol? Hi, kumusta? So magandang araw sa inyong lahat dyan. So welcome ulit guys dito sa aking munting channel, NCMX Vlog. So yun, nandito tayo sa isang yun, bahay. At meron tayong gagawin dito ang pagpa-plumbing guys. Maglilinya muna tayo ng mga tubo at PPR yung gagamitin natin guys. Magkakabit tayo ng water pump dito at saka overhead tank. So sa ngayon, linya muna yung unahin natin kasi yung poste, yung patungan ng tanki ay ginagawa pa. So ito siya oh. Yan, ito yung poste guys. At ginagawa pa. Yan. Meron pang mga porma. So nandito yung ano, lilinyahan natin guys. So ayun, bali dito guys oh. Meron na tayong na lagay na PPR dito di uno. Ito yung papasok ng bahay guys. Bali dalawa yung ginagawa natin kasi guys, itong bahay na to may second floor. So bali ayan oh. Diyan. So papuntahin din natin yan pa akyat. Pero may sa ngayon guys kasi gusto nang may-ari na lumipat na siya dito sa bahay niya. Kailangan niya ng tubig, so gusto niya may temporary na supply ng tubig dito sa ground floor, kaya gagawa natin ng paraan guys. So ito yung linya. So bali itong dalawang linya guys, ang isa dito para sa ground floor, ang isa naman dito para sa second floor. Yan. So dyan guys, yan sa taas. So siniparit natin yung linya dyan sa taas kasi pag i-join natin, i-connect natin ng isang pipe mula sa tanke. Hihina siya guys kasi mataas siya kung mag-open yung mga gripo dito sa baba. Magsabay sila. Kaya ang ginawa natin guys, yung isang linya yan, yung tubo niya na paakyat doon sa taas at nag-tee doon. Kita niyo yan. So may 1/2 na PPR pipe yan po yan guys. So pa baba. So ito pong isa. Ito yan. Yung nasa ano, yan po yung paakyat sa taas. At so, itong isa naman, ito po yung nagsusupply sa ground floor dyan sa CR, dalawang CR dito guys. May isa dyan, may isa dito at saka doon sa lababo sa sink. So yan, yun po yung iaakyat natin sa taas pag na mapatong na natin yung tangke. So puntahan na natin yung loob guys, pakita ko sa inyo yung CR. Bali dalawang CR po dito. So una natin ipakita sa inyo itong lababo. Ayan, sa loob. So ito may gripo isa dito guys. Yan po itong preparasyon natin. So PPR po yung gamit natin. So hindi pa nalagyan ng mga accessories yung isang CR. Ito yung common na CR guys. Ayan, may bawal dito. Tapos ayan, medyo maiksi yung lugar guys. So dito naglagay tayo ng para sa bulb, para sa shower. At ito naman sa gripo. So yan, ginagawa pa to. So katatapos lang na nilagyan ng tiles. So punta tayo sa kabilang CR. Pangalawang CR dito sa kwarto. Bali ito yung CR, ito yung kwarto dito. At may CR dito guys. Ayan. Walang ilaw. So andito, katatapos na rin itong nilagyan ng tiles. So may laboratory dito guys. Ayan, so nandito yung preparasyon natin sa tubig sa kaniyang supply para sa laboratory faucet. At meron din sa ilalim, yan, outlet yan. So para sa toilet bowl supply. So ganun din dito sa shower area, mayroong gripo na nilagay natin. Tapos naglagay tayo ng para sa shower control. Kasi telephone shower lang yung lalagay dito guys, kaya dito na lang natin eh lalagay yung control kasi hindi gustong mayari na may hot and cold shower. So yung normal lang na shower yung gusto niya. So ito po yung pangalawa. So nandun sa taas yung puntahan natin sa taas guys. Ito yung pangatlo. So nandito yung pangatlo sa taas. Puntahan natin. Saka na tayo sa hagdan.
paakyat sa sikanlo. So, pag akyat natin dito sa CR, yung makikita natin dito sa right side nila sa hagdan. Yan, so dito may dalawang kwarto. So, yung CR dito, isa lang. So, ito lang yung CR dito, guys. Pasokin natin. So, ito, hindi pa natapos ang tiles, guys. So, dito may laboratory din. At mayroon nga bang sa yan, supply. So, napakalaki yung butas ng tiles ito. So, meron din dyan sa abang, sa supply para sa toilet bowl. At, ganoon din dito guys. Ayan. May abang sa gripo at sa shower control na rin. So, ayun guys. Pinasilip ko lang sa inyo yung mga connections dito. Hindi natin na video pag connect natin ng mga pipes dito guys. Kasi may mga nagtatrabaho dito sa loob, may nagtatiles, so hindi tayo magkapag-video. So, sa ngayon lang natin na ipakita sa inyo guys. So, ito po yung labas. Ayan. Yan po yung poste. At yan po yung patunga ng tangke. So, dudugtungan pa nila yan. So, yung tubo na yan sa baba. Iko-connect na natin. Ihahanda natin kapag matapos na sila guys. So, yun. So, yun yung pasilip ko sa inyo dito, guys. Ngayon, pasilip ko sa inyo yung tangke. Pero siyang tangke, guys, pali ano, sa palang prangsikan, ha? Luma na siya. Pakita ko sa inyo sa labas. So, kita-kits doon sa kinalagyan ng tangke. So, ayan, guys. Dito po yung tangke. Ayan. So, wali, medyo luma na siya, guys. Ayan. Nasa ano, siguro to 1,000 liters. So, yung anong kanyang puwitan eh. Yung kanyang drain. So, may crack na dito. So, kasi sa kalumaan na siguro to. So, palitan natin tong flanger niya. Saka dito may yupi. Na yupi yung ano guys. Kasi nakaranas to ng bagyong ulit. Kaya ito. Ayan. Maluwag siya. So, kailangan natin palitan to. Meron na tayong inihanda na pamalit dyan. So, ito yung kanyang base. Ayan. Pinipinturahan muna natin. Binaliktad natin. Ito yung kanyang pinaka paa. Ayan, tatlo. Binaliktad natin kasi pininturahan natin. Ayan. Ibabaliktad pa natin pag natuyo yan. So, yun. So, bali yun na siguro. Bali ito, ipa-part 1. Part 1 lang siguro to guys. Yung part 2. Isi-separate lang natin. So, yung gagawin natin dito, maglilinang muna tayo ng tubo. So, ipakita ko sa inyo guys, kung nalinagawa namin muna. Ito po. Yan, PPR. So, bali dito natin ipwisto yung water pump. Ito pala yung balon guys. Ayan. So, may abang na dito ang tubo. Ayan. So, ito yung kanyang buga at saka ito yung kanyang electrical wire. So, dyan natin inaabangan. So, dito tayo maglagay ng patunga ng water pump. Anong lang siguro? Angle bar yung gagawin natin. So, dyan. Sinasilip po lang sa inyo guys. Kung ano yung mga nagawa natin yung nakaraan na hindi na video. So, dyan. Natin ipisto yung water pump. So, saka na yan. So, unahin natin dito. Papakita ko sa inyo kung saan ang temporary na lalagyan ang tangke. So, bali yung base na yan, yung tangke na yan. Ipapato. Gusto nang mayari ito. Ito yung parang culvert. So, dito natin ipapatong yung tangke. Yan, ipatatayo pa natin yan. Tapos dyan, ipapatong yung tangke para mailibit ng konti at makasupply ng tubig doon sa mga CR sa ground floor, guys. So, yan. Yan po yung lilinihan natin sa ngayon. So, sa ngayon, itutuloy muna natin yung pagdugtong ng tubo dyan papunta dito. So, yung isa, yung sa para sa second floor, iaangat lang natin konti dito. Dyan, siguro. Or dito para lang siya maiangat kasi para matabunan natin ang lupa. So yung isa idideritso natin doon sa kabila para makakonect tayo dyan sa patungan ng tangki na ginawang temporary.
So yun guys, simulan na tayo. Ayun, mayroon pala yun tayong ano dito, PPR fusion machine. Ayan, naka-ready na yan. So naka-green na siya guys. So maglalagay tayo ng coupling dyan. So dito tayong pwisto. So yun guys, tuloy natin yung pagdugtong ng tubo papunta doon sa poste. Dugtong to sa kabilang dulo nitong tubo. Tapos, isusukat lang natin na mapupunta sa puste hanggang dito guys. So ganyan na po yung porma. Nakaakyat yung isa, tapos yung isa hindi na muna natin iaakyat. Idiridiritso muna natin doon sa ginawa, yung gagawin natin temporary na patungan ng tangke. Ang gagawin natin ngayon, lipat tayo doon sa tangke at lalagyan natin ng palitan natin yung flange na nag-crack. So ayan, doon tayo mga idol. So bago tayo lumipad doon sa tangke, tatabunan muna tayo ng lupa yung mga tubo. Ibabaon muna natin guys para hanggang dito sa may dugtungan natin dyan, yung may nilagyan natin ng coupling. So dyan natin tatabunan, hanggang dyan ang tatabunan natin ng lupa. So papunta doon sa elbow. So yun, doon tayo mag-una guys.
Yun, may error. Pause na. Yun. Hanggang dyan lang muna yun. Yung lupa. Yan mga idol. So dito hindi naman ako ay para pag lipat natin dyan hindi tayo mahirapan na galawin yung tubo. Yun, takban muna natin yan. Yan, tinakpan muna natin mga idol. So yun, punta na tayo sa tangke. Yan guys, tanggalin muna natin yung plants ng tangke. Ito. Ito yung pamalit natin. Ito. Yung bago. Sana wakas ya. Wakas ya mga idol. Yung gasket niya mga idol. Ito. Yung gasket. Ayan. Rubber. So, pasok natin ito dito. Ayan. Ganyan. So, ganyan siya guys. Ganyan. So, ito yung ilagay natin doon sa loob. Ito yung nakalabas tapos dito yung nut naka pwisto ganyan para makapaghigpit tayo. Okay. Pasok na natin. Punta tayo doon sa loob. Kaya pwede natin kuha na tayo ng pang ano pagtulak doon sa loob. So mga idol, ito po yung gawin natin pang tulak. Pinasok natin dyan sa dulo. Tapos may wire na nilagay para stopper. So, pasok natin doon sa loob. Ipit yung basket doon sa loob. Yung bagong natin, yun yung natin ginamit kasi manipis lang yun. Ito makapal yung loob. Okay. So,
plug yung lalagay natin. Isa naman. So guys, nasa loob. Tanggal na sa loob guys. Dito yung luma to. Tanggalin natin to. Tapos kunin natin tong kanyang nut para ipalit natin dun sa bago kasi manipis lang yung bago, guys. So ito na siya, guys, oh. Yung bago. So ito pa rin yung gasket, yung pangalawa. Para dyan sa kanyang supply. So tanggalin lang natin tong kanyang nut. Tapos ipapasok natin yung gasket. Kailangan isagad dito, guys. Tapos ito yung nut na pangalawa, yung luma rin. So pasok na din. Ayan. Okay. So okay na siya. Ayan. Okay na siya, guys. So ngayon kita niyo yan, may loop, may tawag dyan, yupi. Tingnan nyo, guys, may yupi. So tutulak lang natin ng kahoy, hanap tayo ng kahoy, guys. Yun, tutulak lang natin. So yung mga idol, pasok na natin yung kanyang plants. Yan mga idol, kabit na natin yung plants niya.
So lagyan na natin ng ano. Mayroon siguro. Baka masagi at masira yan. Madaling masira yan kasi ano lang. Plastic lang yan. So yun. Yan ang muna sa ngayon mga idol. Titingnan natin kung kasi yung ano guys, yung waste niya yan. Pinipinturahan pa yan at pinapatuyo pa. Kanilang umaga lang yan na pintura ng ano. Ibabaliktad pa natin yan tapos pipinturahan pa natin yung nasa kanyang ano, nasa baba. Ibabaliktad rin natin yan kasi ito yung pinaka-base niya sa taas. Ayan, kikita niyo. Yung mga paa niya, yung tatlo. Yan po yung mag kanyang pinaka-base at ibabolt natin yan. So, pipinturahan natin yan tapos hanggang matapos. So, kapag matapos na yan guys, isusunod natin yung kanyang abis doon sa pump sa may balon. So yan, abangan nga guys. Ito lang muna sa ngayon. Kita-kits sa part 2 mga idol.